video natin ngayon ay tungkol sa mga elevated or urban expressways ng Metro Manila. Diba, lagi natin nababalitaan sa dyaryo o sa Facebook or sa YouTube ngayon ang pagbubukas ng mga bagong expressways, lalo na ngayon sa panahon ng build. Halimbawa, yung NLEX Harbor Link na binuksan nitong Hunyo lang. Or yung Skyway Stage 3 na pina-fast track ngayon at sinasabi nilang magbubukas sa 2021. Sa video na to, titignan natin ang mga projects na to. Saan-saan nga ba tong mga to? At bakit natin sila kailangan? Sa mga ibang bansa at first world cities, meron talagang mga elevated expressways. For example, pupunta kang Tokyo or Taipei or Hong Kong. Diba pagkalapag mo sa airport at magta-transfer ka na sa city, hindi ka naman dadaan dun sa mga local city roads. Doon ka pa dadaanin sa taas sa elevated expressways. At hindi lang isa o dalawa ang pwedeng daanan. Usually marami silang options at alternative routes. Mas mabilis syempre at maiiwasan mo yung traffic at mga stoplights sa baba. Mahal nga lang ang bayad, pero malaking ginhawa at tipid sa oras. Sa Manila, hindi pa nabubuo ang sistema natin ng urban expressways. Kasi ang pinakamalaking challenge dito ay ang pagbuo ng north to south connection. Guys, ilang dekada na rin nating problema to. Diba meron tayong NLEX, SLEX at Cavitex na mula sa province papasok ng Metro Manila. Pero pag nasa loob ka na ng Manila, wala kang ibang choice kundi dumaan sa EDSA or C5. For example, kung galing kang Laguna, tapos pupunta kang Pampanga, or vice versa, talagang gagapang ka sa EDSA, walang bypass road. Ilang dekada na rin nakaplano yung north-south connection na yan at ilang administrasyon na ang nagtangka pero wala pa rin nangyayari. Tignan nyo itong mga article ng 2013 at 2014. Ba't nga ba tumagal ng ganito? At ang sagot dyan ay ang right of way. Kasi kung walang dadaanan ng highway, edi walang highway. Alam nyo, madali lang magpagawa ng drawing or feasibility study. Sa totoo lang, panahon pa ni Fidel Ramos, nababasa ko na yung planong skyway na yan. Ang totoong makakadelay sa pagbuo ng highway ay ang right of way. Kasi hindi ito tulad ng probinsya na bakanting lupa or bukid ang dadaanan. Kung titignan mo sa mapa at pagdudugtungin mo yung north and south, oo nga, may mga areas na pwedeng patungan ang existing roads tulad ng Quirino Avenue or Gregorio Araneta Avenue. Dito, pwede mag-elevate, meaning gagawa ng poste sa gitna at gagawa ng second or third level na expressway sa taas. Pero dito banda sa Santa Mesa, walang libreng daanan. Ayan, tignan nyo po. Sa ganitong sitwasyon, kailangan i-contact ang may-ari ng property. Kung ayaw niya magbenta, magpa-file ng kaso at ipapa-expropriate ito sa korte. Ngayon, i-estimate at babayaran ang mga existing na lupa't bahay at i-demolish ang mga struktura. Yun talaga ang pinakamabigat na gawain dyan. At ilang gobyerno na rin ang nag-give up sa paghawak ng right-of-way na yan. Buti na lang nakahanap ng paraan ang gobyerno natin ngayon. Imbis na piliting dumaan sa Santa Mesa, pinayagan nilang San Miguel na gamitin ang alignment ng San Juan River para idugtong ang north and south. In fact, nabalita noong 2017 ang pagsibak ni President Duterte sa dalawang commissioner ng Pasig River Commission dahil inupuan nila ng isang taon ang request ni San Miguel na dumaan sa San Juan River. In other words, sa panahon lang ng build, talagang na-deliver ang right-of-way ng project na yan. Okay, finally, tignan natin ang mga current at future expressway projects. At ano ba ang mga benepisyo nito sa atin at bakit natin sila kailangan? Pinakaunang tinapos ang Skyway Stage 1 at 2 noong 1999 at 2010 respectively. Pinadali nito ang travel time mula Alabang hanggang Makati. Siyempre, naalala natin nung sobrang traffic pa sa SLEX dahil ginagawa ang skyway na yan. Pero nung natapos na, napakalaki naman ng ginhawa. Noong 2015 naman, binuksan ng NLEX segments 8 and 9 sa Norte. Ito ay nagmumula sa Smart Connect Interchange ng NLEX at papuntang Mindanao Avenue sa kanan
at Barangay Karuhatan, Valenzuela sa kaliwa. 2015 din binuksan ang MCX or ang Muntinlupa Cavite Expressway. Pinaluwag naman ito ang Bacoor at Alabang kasi hindi mo na kailangan dumaan sa Alabang Exit or Filipinas Exit. Dediretso ka na sa SLEX. Ang Naiya Expressway naman ay tinapos noong 2016 at pinabilis nito ang travel time papunta sa lahat ng terminals ng Naiya at pati na rin sa Entertainment City sa Paranaque. Naalala niyo pa ba nung sobrang traffic papuntang airport at kailangan mag-alat ng 3 to 4 hours bago ang flight mo? Ngayon, dahil sa Naiya, magmula Makati in 10 to 15 minutes, nasa airport ka na. Nitong June 2020 lang, binuksan ng Metro Pacific ang NLEX Harbor Link na dudugtong from Karuhatan, Valenzuela, papuntang Navotas at Manila via C3. Dahil dito, ang mga truck na galing port area ay pwede nang dumiretso hanggang NLEX nang hindi dumadaan sa local road at di na rin kailangan hintayin ang truck van. Sa mga under construction naman, ang Skyway Stage 3 ang pinakahihintay natin kukumpleto sa North-South Alignment. Sinimulan ito noong 2014 at kasalukuyang tinatapos ng San Miguel. Pag nagawa na ito sa 2021, tinatayang 50% ang mawawalang traffic sa EDSA at C5. Tulad ng sabi ko kanina, kung galing kang Laguna tapos pupunta kang Pampanga, hindi mo na kailangan dumaan ng EDSA. In fact, kahit nagtatrabaho ka lang sa Makati at uuwi ka sa Quezon City, hindi mo na rin kailangan dumaan ng EDSA. Aakyat ka na lang sa Buendia at e-exit sa Quezon Avenue. Yan ang kagandahan niyan. Kaso ang problema, ang Skyway ay hindi pwedeng daanan ng truck. At dito naman pumapasok ang isa pang elevated expressway, ang North-South Connector Road ng Metro Pacific. Ito naman ay dadaan sa taas ng right-of-way ng PNR train. Pag natapos to, dito pwedeng dumaan ang mga truck mula norte, mula sa Harbor Link, at dediretso papuntang Osmeña Highway at SLEX. So, merong North-South connection para sa mga private cars, yan ang Skyway, at meron din para sa mga truck. Ito ang North-South Connector Road. Ang C5 South Link naman ay isang napaka-importanting missing link na dudugtong from C5 Taguig papuntang Coastal Road or Cavite sa Paranaque. Luluwag din ang EDSA Pasay pag natapos ito. Kabilang naman sa mga future projects ay ang Skyway Extension na mag-extend ng Skyway sa South papuntang Susana Heights at MCX. Isa pa ay ang C5 North Link, also known as NLEX Segment 8.2. Ito ay magsisimula sa Katipunan Avenue at kokonek sa dulo ng Segment 8.1. So, mababawasan nito ang traffic sa Congressional at Mindanao Avenue. At marami pang ibang darating na North-South Alignment. Ito ay ang Cavite Port Area Expressway na proposal ng Metro Pacific. Ito'y dudugtong from Navotas to Paranaque. Dadaan ito ng Rojas Boulevard at Macapagal Avenue, so mabubuo yung connection ng Harbor Link papuntang Cavite. Ang Southeast Metro Manila Expressway, SEME, ay magsaserve naman sa eastern side from Taguig to Quezon City. Dadaan ito sa C6, Cainta at Marikina. Ito naman ay project ni San Miguel. Ang C5 Expressway, isa rin itong proposal ng Metro Pacific at kukumpleto naman sa buong alignment ng C5 from north to south. Dadaan ito sa taas ng C5 Road at sa alignment ng Marikina River. Meron din mga ibang proposal tulad ng C3 Expressway na proposal ni Ayala Corp, kaso hindi pa ito na-approve. Sayang kasi missing link din yan ng Circumferential Road 3. At isa pa ay ang Pasig River Expressway na east-west naman ang daan. Pero still under review ito ng DPWH. So ayun po ang mga Metro Manila Elevated Expressways Explained. Thank you for watching.